Bakit importante ang National ID sa mga susunod pang mga ayuda ng gobyerno? Ang kasagutan, dahil mas madali na ang beripikasyon at madali nang matukoy kung sino ang mga benepisyaryo na nararapat mabigyan ng ayuda. Alam naman natin sa ngayon na marami ang mga di nakatanggap ng mga karapat-dapat sa ayuda ng gobyerno. Marami sa ating mamamayan ang may hinanakit na di sila nabigyan ay sa kadahilan ng kulang sa impormasyon kung sino ang mga nararapat bigyan ng tulong pinansyal. Ngunit kung mayroong national ID, madali nang matukoy ng gobyerno kung sino ang mga kwalipikadong benepisyaryo na makakatanggap ng ayuda. Ang kagandahan pa nito, diretso sa tao ang ayuda na ibibigay ng gobyerno at di nadadaan pa sa kamay ng ibang ahensya. Wala nang diskriminasyon sa pamamahagi nito at di na rin pili lamang ang makakatanggap nito. Basta't kwalipikado, sigurado na makakatanggap. Bakit uunahin marehistro ang mga low-income household heads? Prioridad na maparehistro sa National ID ngayong 2020 ang mga low-income household heads upang mapadali ang pagbubukas nila ng bank accounts para sa pagtanggap ng tulong mula sa pamahalaan digitally at upang siguraduhin maiwasan ang pandaraya. Panoorin at pakinggan ang interview kay ASEC Rosalinda Bautista ukol sa National ID System pre-registration. Magandang hapon, ASEC. Diretso na tayo, no? Tanungin ko lang, ano ba itong National ID System at mga layunin nito? Ang National ID System ay isang single national ID na established ng ating gobyerno na pangungunahan lang ng PSA ang pag-i-establish. Pero this is a whole of government project. At ang intention niya ay magkaroon ng single national system na national ID system na kikilalanin ng lahat ng government offices at pati ang ating mga private offices. So pag nagkaroon ng national ID, walang pwede kapag nagpakilala ang isang tao na siya ito, whether offline or online, mabe-verify kung siya talaga ang taong ito. ASEC, meron kasi kayong in-announce na gagawing pre-registration starting October 12. Paano po mangyayari yan? Anong gagawin nyo? And lalo na ngayon, may COVID-19 pandemic, so how do we expect na magagawa nyo po yan? Okay, dahil may pandemic, nilagyan namin ang tinatawag namin na step one of the registration or yung pre-registration pre. Kasi bago talaga siya before the actual na yung usual na alam natin sa pagpaparehistro na pumupunta ka, pumipila ka. So dahil may COVID, bawal ang kailangan may social distancing. So kailangan hindi nagsisiksikan. So ang ginawa namin, pupuntahan namin sa bahay yung na-identify namin na 5 million low-income household heads na kinuha naman namin sa listahanan ng DSWD. So, yung listahanan 3 na to, ito yung ginawa ng DSWD noong 2019. So, pupuntahan namin sila, kukunin namin yung kanilang information na kakailanganin mo for the national ID at bibigyan na rin namin sila ng schedule kung kailan sila pupunta at magpaparehistro. With that arrangement, mapipigilan namin yung pagpunta ng ibang tao sa registration center kung hindi naman sila nakaschedule. Okay, ASEC, pero yung mismo kasing pagpunta doon sa mga bahay-bahay, medyo, di ba, delikado rin yan. Kasi kahit ngayon, yung ginagawa niyong census, di ba? Pansi-census. Oo, yun din yung naging batiko. So, paano niyo po gagawin yan? Danger doon sa pupuntahan or even sa mga tauhan niyo po? Kapag ang quarantine status
ng isang lugar does not allow na merong kang naglalakad o nagpapapasyal, so hindi muna namin gagawin yon. So kailangan ang quarantine status mo either GCQ or MGCQ, para sa protection yon ng both yung aming mga tauhan na mag-iikot at protection din nung mga bahay na pupuntahan. So in addition to that, syempre binigyan namin ng mga necessary supplies na kakailanganin ng aming mga i-hire na mga tao o yung mga na-hire na namin. So meron silang alcohol, meron silang mga mask at meron silang shield na kakailanganin nila kasi responsibilidad namin yon. Dahil kapag sila ay nagkasakit, kami rin ang magkakaroon ng problema dahil mawawalan kami ng tao na gagawa nung pagpaparehistro. Pati yung pag-i-interview. Okay, so itong gagawin nyo na pre-registration, malalaman ba nung tao? Kasi diba, alam ko yung census, parang kino-coordinate nyo yan sa barangay eh, diba? So may advance information ba, po ba yung mga pupuntahan nyo? Tsaka isang iba-ibang lugar po ba ito sa Pilipinas or are you choosing a particular region, yung 5 million? Yung 5 million households na pupuntahan namin ay nasa 32 provinces and distributed in about 650 plus cities and municipalities. So, paano nakipag-coordinate na kami sa mga mayors? Ongoing ang coordination namin actually. Meron na yung mga nag-sign na ng MOA with the PSA. At pagdating naman doon sa mga barangay, dahil ibinigay naman sa amin ito ng DSWD including the location o yung mga saan ba itong mga listahan ng tree na pangalan, ano, saan sila barangay, so kino-ordinate na rin with the barangay captains. Pero ongoing ang usually may courtesy call dun okay. Sa unang araw ng pagpapalista o yung sa step 1, pupunta ka muna sa barangay captain kung hindi ka pa nakapunta para ipakilala na ikaw yung magbabahay-bahay na gagawa ng paglilista ng mga information at magbibigay ng schedule kung kailan sila magpaparehistro sa registration center. Asik, pa-explain lang, no? Curious lang ako na kasi matagal nang naipasa yung batas for this one, I think 2018 pa, no? Pero bakit ngayon po, kung kailan may pandemic, tsaka ito ginawa, at tsaka hindi ho ba pwedeng nagkaroon ng way sana na masabay sa census? Ewan ko, naisip ko lang po yun. Actually, mas maganda sana kung ito'y nagawa na kaagad bago pa nag-pandemic. Dahil anong magiging advantage kung nagawa sana ito bago nag-pandemic? Hindi na magkakahirapan sa distribution ng cash benefits, tama po ba? At magiging madali po ang contact tracing kapag identified mo every person. Pero nandito na tayo, ipinasa yung batas noong 2018, August. Yung kanyang IRR naman ay napirmahan ng October of 2018. Because of the complexity ng system na gagamitin, yung pong national ID kasi, hindi siya ordinaryong pagkolekta ng impormasyon. Kung ganun lang sana at wala kang mga data privacy by design at hindi ka natatakot na pwedeng manakaw, makuha yung information, madali lang sana ang system niya. But because of the complexity of the system, yung mga procurement namin ay naging mahirap. Yun ang naging challenge sa amin. Mm-hmm. In fact, yung systems integrator na isang main component ay na-award namin itong September lang. Kaya yun yung kadahilanan na hindi siya madaling i-implement. At saka, ano po ba yung mga information na kakailanganin kung sakasakali mula sa publiko pag nag-pre-register? Okay, ang mga kailangan ng mga kukunin na impormasyon sa mga ipi-pre-register, ano, yung sa step 1, na ito rin yung actually ipababalidate pag nagpunta na sila sa registration, siyempre yung pangalan. Pangalan, kapanganakan, place ng kapanganakan, yan. Kasarian, blood type pero optional, address,
nationality kung ikaw ay Pilipino or resident alien dahil kasama yon, marital status optional din, mobile number at saka email number na optional din. Mm-hmm. Yung tanong, puntahan ko po itong mga tanong ng mga netizens, si Ian Ebron, pwede na po kaya ang full, ba't hindi po yon online application na lang daw to email the photo and other documents? Yung online application, eventually, magkakaroon kami nun. Mm-hmm. Lalabas yung online. Mag-a-apply ka online, pero hindi pwedeng, hindi ka mag-appear dahil kukunin ang iyong biometrics. Mm-hmm. So, ah, okay. Yung pag-online mo, para lang makuha yung information mo, and then pagpunta mo sa registration, dahil bibigyan ka ng schedule, dadali mo yung document to prove na ikaw nga ito. Mm-hmm. So, birth certificate or passport or other government issued ID or other IDs na kung ano man yung available ka na magpapakilala, yung pagkakilanlan, and then kukunin yung information during the registration. Okay. Asik, mabilis na lang kasi ang daming tanong. Hindi daw ba open to all? Paano yung gustong mag-apply at gusto na nilang magkaroon ng ID? Pwede ba silang mag-apply or yung uunahin yung muna yung nasa listahan nyo? Dahil sa pandemic pa tayo ngayon, hindi namin kaagad mai-implement yung tinatawag namin na mass registration. Mm-hmm. So, ito yung original plan sana namin. So, ang ginawa namin, pinili muna namin yung mga uunahin namin na priority at sila yung low income. Bakit okay. Low income? Kasi itong mga low income, sila yung walang bank accounts. So, ine-expect okay. namin na kakailanganin nila ng ID para makapag-open ng bank accounts. Asik, mabilis lang. Priority OFWs and senior citizens kasama po ba? Lahat kasama. Okay. OFWs, yes, kahit na nasa abroad. Makikipag-coordinate kami with the consular offices for the registration of for Filipinos abroad. Okay, maraming pong salamat sa inyong panahon si Assistant Secretary Rosalinda Bautista, Deputy National Statistician ng Philippine Statistics Authority.